Yo, what's up sa inyo lahat mga kabalita, WB Mulet. Yung tama lang dito sa ating video reaction na sa ating news reaction na kung saan nandito tayo sa Boss Balita TV. Subscribe kayo dyan mga kabalita. At ito na nga mga kabalita, China binawian ng PCG. Grabe PBBM, iginanti ni Tariela, gera na, baho di masinlok, malaking gulo to. At yun, bago ang lahat, ito yung ating reaction video lamang, pananaw, komento, opinion. At kung ano pa nga pwede natin may bahagi sa inyo, ang anumang sumasalarawan dito ay bahagi lamang ng ating reaction video. At yun, play na natin. Mismong si Pangulong Marcos nagulat nang biglang sabihin ni Commodore nilusob na ng China ang Pilipinas base sa bidyong kumakalat. Sinumbong di umano ni Commodore na meron dalang pamalo ang Chinese Coast Guard matapos makunang sumasampa sa mangingisdang Pinoy. Hindi pinatawad ng Chinese Coast Guard ayon kay Tariela. Hinawakan di umano sila ng mga Chino para hindi makaalis sa dagat at tinakot ng pagpapapalo kung hindi ibabalik ng mga Pinoy ang kinuha sa sarili nating dagat. Bit-bit ang pamalo, sumampa sa service boat na ito ng isang Pilipinong mangingisda ang isang tauhan ng Chinese Coast Guard. Ito ang nakasaad sa sinumpang salaysay ng uploader ng video na si Jack Taba. Tama po yung sinabi mo, Sir Alvin. No? Ito ang nakakainis nga ngayon dito sa West Philippine Sea. Tayo mismo ang itinataboy at hinaharas ng China Coast Guard. Kung makikita dito nga mga kabalita natin na tila nga ba ito yung katotohanan na talagang ginagawa ng mga dipungal na dipunggol ng mga Chekwang to na kung saan mismo nga pananakit na no, sa ating mga mangisda ang nais gawin ng mga dipungal na mga hinayupak ng mga Chekwang to dito nga no, sa talagang naghahanap buhay lamang nating mga kawawang mangisda nga na kung saan sinampahan pa yung bangka nitong ating mga mangisda at tuluyang nga nais ipabalik yung mga huli nila. Ganyang kadipungal o kawalang hiya o katarantado itong mga Chekwang to, itong China nga. Dito nga no, sa karagatan nga, nais nilang kubkubin o kunin nga. Na ngayon nga, itila nga ba tayo ang nanghihimasok umano sa kanilang teritoryo na sila ang dapat lumayas o sila ang dapat magbalik ng mga kinukuha nila dito nga no, sa sarili nating karagatan. At yun, tuloy pa natin. Hindi nga natin masisisi ang ating mga Filipino fishermen doon sa video, no? Naramdam mo talaga yung galit nila na sinisigawan nga nila yung China Coast Guard. Naalarma naman ang bagong tagapagsalita ng AFP na si Colonel Padilla ukol sa bagong pangaharas na may kasama ng pamamalo ang China. We consider this alarming because yun nga, no, lumalapit at lumalapit na po yung mga incidents. We do our regular patrols but our Navy po kasi umiikot siya sa territorial seas. So we cannot really pinpoint at any point in time kung saan po yung certain locations. Pero ayon kay ADG Malaya, malayong malayo ito sa pinangako sa atin ng China na magbabago sila sa bagong taon. Pero lumabas din ang totoong hindi na magbabago pa itong China. Actually, maganda sana yung simula ng taon kasi naging maayos yung mga mission natin sa ibang mga features na hinahawakan ng ating bansa. At nagkaroon ng bilateral consultation mechanism ang Pilipinas at ang China sa China. At dito nga, nagkaroon ng pag-uusap yung dalawang panig na magkaroon ng mas malalim na konsultasyon at pababain ang tensyon sa West Philippine. But with this incident, ano, paano kaya natin na maibabalik sa ganung klase ng diplomasya pag ganito naman ang ginagawa nila sa ating mga kawawang mga mangingisda? So siguro ang pakiusap natin sa China ngayong 2024 para natapatan nila ng action sa ground, no, sa ground yung ating napag-usapan between the Philippine government and the Chinese government. Dagdag pa ni Commodore J. Tariela, nalusutan tayo ng mga Chino dahil kulang na kulang ang barko nila kaya nag-utos ang Pangulong baguhin ang taktika dito sa ginawang pagsampa ng mga Chino at pamamalo sa atin ng China. Commodore, ang unang tanong dito, marami nang nagte-text po sa amin, wala ba yung presensya ng Coast Guard doon para sa Scarborough para mamayani po yung mga China Coast Guard po doon at mapigilan yung ating mga mangingisda na mangisda po doon at kung meron daw po tayong presensya eh baka daw po hindi natuloy yung ginawa ho ng mga Coast Guard po ng China. Well,
to be honest with you, Sir Joel, no, and Ma'am Weng, no, during that particular incident last January 12, no, wala talagang presensya ang national government doon, whether Philippine Coast Guard or the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Let me also emphasize, no, that the guidance of the President simula nung umupo siya sa Coast Guard, ang guidance sa Coast Guard at sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources is for us to ensure our presence and to protect the welfare of the Filipino fishermen. Nagkataon lang talaga na noong rotational deployment ng ating mga barko at ng BFAR vessel ay walang presensya tayo dito nung nahaba sila. Ah, okay. But, so rotational, yes, sir, but, rotational deployment kasi ang dahilan, no? Hindi naman, yes, kasi ganun karami yung ating mga puwersa para ho 24 hours, yes, 7 days a week, mm-hmm, no? 30 days in a month, okay, mapantayan itong area ng ito. Yan nga mga kabalita natin, isa to sa mga problema ng ating hukbo dito nga no sa West Philippine Sea. Yung kakulangan nga sa mga barko o tila nga ba tagapagpatrolya natin na talagang nakakalusot itong ginagawa nga ng mga dipungal na dipunggol ng mga checkwang to. Na kung nanduroon nga yung prehensya syempre ng ating mga tagapagbantay, yung hukbo nating tagaprotekta sa mga isla natin, eh hindi mangyayari o tila nga ba ang magkakasagupa rito syempre yung ating mga PCG at itong mga checkwang to ng mga dipungal dito sa karagatan, no, na talagang tatapatan syempre ng ating PCG yan dahil nasasakupan natin ito at hindi nga maaari yung ginagawa nila. Lalo pat tila nga ba pananakit na ang gusto ng mga dipungal na dipunggol ng mga checkwang to at talagang papalagan at papalagan sila ng ating mga bantay dagat nga na hindi nga papayagan yung ganyan aksyon na tila nga ba talagang pag nanais na makapanakit na ng mga maliliit nating mangingisda na kawawa dito nga no sa ginagawa ng mga hinayupak ng mga checkwang to. At yun, tuloy pa natin. Tama po yan, Sir Joel, no? Kung maaalala mo rin, Sir Joel, no? Noong mga nakaraang buwan, last year, no? Ang Coast Guard at the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ay namamahagi pa tayo ng ating fuel subsidy and even grocery items to support and sustain the presence ng ating mga Filipino fishermen dito sa Bajo de Pasinglong. Okay, yung po bang yung Scarborough Shoal, alam naman natin na palaging pinupuntahan ng Chinese vessel yan. At any time, palagi po bang hindi nawawalan ng Chinese vessel dyan, Commodore? Well, simula nung 2012, Ma'am Weng, no? The 2012 standoff, hindi na inalisan ito ng Chinese forces, no? Whether Chinese Maritime Militia or China Coast Guard, mm-hmm, hindi na nawawalan ng presensya dito ang People's Republic of China. In a normal situation, siguro meron silang dalawang China Coast Guard dyan. Average presence. Kapag namataan nilang papunta ang Philippine Coast Guard or the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, may mga instances na umaabot ng 4 to 5 China Coast Guard vessels ang nandito. Alam nila na napakalapit po ni Scarborough Shoal sa atin, eh, hindi po ba? Sakop na sakop yan talaga ng ating teritoryo, Commodore. Yes, ma'am, no. Bukod sa ito ay napapaloob sa exclusive economic zone ng Pilipinas, ang Bajo de Masinloc ay isa sa naging desisyon ng tribunal at sinasabing ito ay isang traditional fishing grounds, no. Both for the Filipinos, the Chinese and even the Vietnamese. Kung paalam po natin na at any given time palagi may Chinese vessel diyan, bakit hindi natin siya mas malimit o mas madalas na pinupondohan ng ating mga ng pwersa po natin o ng barko natin, Commodore? I agree with your observation, Ma'am Weng, no? But as I said, no, we have a very limited number of Philippine Coast Guard vessel. Hopefully, of course, there is already an effort now for the national government to support the acquisition of more vessels for the Philippine Coast Guard, mm-hmm, and even for the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Isa na ito sa mga realization ng ating gobyerno, no? Para mas mapaiting natin, ma'am, no, ang presensya natin dito at maprotektahan ang kapakanan ng ating mga mangingisdang Pilipino. But for the meantime, na hindi natin pa kayang gawin yan, ano ang pwedeng gawin para protektahan po yung ating teritoryo dyan? For the meantime, ma'am, siguro we're going to reach out to the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources for us to have a complementing deployment, no? Sa mga instances na wala ang presensya ng Coast Guard because of the rotational deployment, then the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang pwedeng humalinhin sa presensya ng Coast Guard. And then on those instances na wala rin BFAR vessel sa pagkakataon na yon, the Philippine Coast Guard can also alternately, no, maintain the presence ng national government. Oo, yung wag lang po at any time, wala po tayo. Dapat
merong, sa doon. Ano, merong bantay. Meron tayong sigurado na tao na nandun na nagbabantay ng interes po natin. Nung Coast Guard, makipag-coordinate sa BIFAR, teka, alis kami rito. Punta naman kami sa ayungin. Totoo. Kaya naman ang magbantay. No? Yeah, maganda. Pero kadalasan, di ba, ito yung nilalagyan nila ng, ano, ng boya. Opo. Itong bao de masinlok, di ba, Commodore? Yes, sir. Noong nakaraang last year po, nung naglagay po sila ng barrier dito sa bukana ng entrance ng Baho de Masinlok. Ito po yung nilalagyan po nila para hindi po makapasok ang Filipino fishermen doon po sa loob ng Baho de Masinlok, sir. So anong particular na ginawang harassment? Ha? Kinuha ba yung ating mga nakuwang taktakin? Taktakon. Taktakon? Oo, ang tawag nila. Yung mga pang-ulam lang sana yun, no? Oo, shells. Kinuha ba yung kinumpis ka, tinapon o binalik sa dagat? O kinuha, kinumpis ka at kanilang nilagay sa kanilang bangka? Well, based on the testimony po, sir, no, ng ating mga mangangistang na interview, sinabi po nila na pinaaalis sila dito sa vicinity ng Baho de Masinlok na ito. At bago sila paalisin, they were also instructed na ibalik sa dagat yung kanilang pinanguhang seashells. No? Ibig sabihin po, ang seashells na pinagpagulan po ng mga mangangista na kunin nila na pangkain man lang sana, ay pinabalik po ng China Coast Guard sa kalagatan at hindi na rin po nila napakinabangan. Marami po ba yung nakuha sa kanila, Commodore? Well, to be honest, ma'am, I don't have the volume yet kung gaano kalami ito. But noting from the video, no, ibig sabihin, lahat ng mga mangangista na nandito sa video na makikita nyo ay nangungulekta ng seashells dahil low tide dito ng mga panahon na ito. At nung inaprehend sila ng China Coast Guard, no, itinapon nila. So ibig sabihin, you can just imagine, no, na lahat ng mga mangangista na ito may daladalang seashell na pangkain nila sana. At nauwi sa wala, no, yung effort nila sa pagkuha na to kasi naitapon lang din sa dagat ulit. Wala naman daw pong barrier ngayon doon, Commodore. Baka may buoy na naman o barrier na nilagay. As of this time, ma'am, wala naman pong barrier dito sa bukana ng Baho de Masinlok. Yeah. Meron pong ano, utos si Presidente, baguhin natin yung ating taktika. Yeah, ano ibig sabihin nito sa Coast Guard? Itong atas na ito. Well, if you're referring, sorry, no, dun sa naging statement ni ADG Jonathan Malaya, kung saan meron tayong West Philippine Sea Strategy, no, na pending the approval of the President. As of this time, I cannot disclose with you whether there will be operational changes, no. Pero as far as the Coast Guard is concerned, ang Philippine Coast Guard po ay mananatili pa rin ang presensya sa West Philippine Sea at ating po pa rin i-report ang maagbisibong behavior ng China Coast Guard dito. Okay, naintindihan po namin, no, huwag niyong i-disclose kasi dahil yung chuchu. Dahil yung chuchu mga Pilipino rito, eh, no? May mga chuchu eh. At yung narrative ng China, ang kanilang narrative. Oo, yun na nakakasakit ng loob yun. Ay, naku. Anyway, anong asa? Kumusta po ng ayungin, Joel? Kumusta po ang ayungin? Tahimik po ba doon ngayon, Commodore? Ang ayungin show po, may namataan pa rin po tayong China Coast Guard presence dito na besen na pumapalaot dito sa ayungin. But other than that, ma'am, I think that's the only information that I can provide about ayungin show. Oh, basta tahimik sila at hindi sila nanghaharas, Commodore. Yes, ma'am. Tsaka yung frequency ng joint patrol, mapapadalas ba yun, Commodore? Kasama natin ang mga Amerikano, kaya Hapon, o kaya Australiano. For the joint patrol, ma'am, no, and sir, ng Armed Forces of Philippines with the U.S. military, I'm not in the position to respond to that question, no. But for the part of the Philippine Coast Guard and of course the Japan Coast Guard and the U.S. Coast Guard, na nangyari na trilateral exercise noong nakaraang taon, maaasahan pa rin po natin na magkakaroon uli ng another exercise dito po sa Pilipinas. Kasama po natin ang Japan Coast Guard and of course the United States Coast Guard. Ngayon, ikaw, bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwang ka ng komento sa ibaba at atin pong babasahin isa-isa. At yan nga mga kabalita natin, ilang patungkol ng mga pahayag at balita dyan. Ito nga yung patungkol nga sa mga chekwang to o dito nga sa China na kung saan yung pangaharas at talagang yung pagsampa nga sa bangka ng ating maliliit na mangingisda at talagang yung tangkang pananakit at talagang patuloy na nais paluin yung ating mga mangingisda dito nga no, sa sarili nating teritoryo, sa sarili nating karagatan. Na kung saan ito nga yung nangyari, na tila nga ba yung ating maliliit na mangingisda na kumukuha lamang sana ng kanilang pagkain o konting talagang panglaman tiyan, eh, tila nga ba hinarang at hinabol at talagang sinampahan yung bangka na maliliit nating mangingisda
ganyang kadipungal at kawalang hiya. Ganyan nga yung kadipungalan at kadipunggulan ng mga Chekwang to ng taga-China nga o itong kanilang Coast Guard na kung saan patuloy ngang inaapi o nakakatikim ng hindi magandang tugon, syempre maliliit nating mangingisda na kung saan ito kinakawawa at patuloy nga ginawa ng hindi magandang aksyon. Na kung saan yung mga pang-ulam lang sana ng ating maliliit na mangingisda talagang nais itapon nitong mga Chekwang to nitong China nga. At talagang umuwi nga luhaan syempre yung ating mga mangingisda na yung mga maliliit nating mangingisda na umaasa lamang syempre na makapang-uwi nga ng kahit papanong panglaman tiyan na kung saan ito ang ginawa ng mga dipungal na dipunggol ng mga Chekwang to na talagang walang hiya dito nga no sa karagatan na ating nasasakupan nga. Na kung saan itila nga ba tinataon ng mga Chekwang to ng China na wala nga yung ating prehensya ng ating mga tagapagbantay dyan o yung talagang nagiging hakbang ng ating hukbo dito nga no sa sarili nating teritoryo. Na ito nga ang kakulangan umano, syempre yung tagapagbantay o tagapaglayag upang maprotektahan palalo yung ating mga mangingisda na talagang kumukuha lamang ng lamang tiyan o talagang pagkain nila dito nga no sa karagatan. Subalit nga ito yung kanilang natatamo dito sa tila nga ba mapangharas na talagang mapang-api nga mga Chekwang to o itong China nga yung talagang ginawa sa ating maliliit na mga mangingisda na kinakawawa ngayon dito no sa sarili nating teritoryo na halos no pag nakawan na ng sarili nila nga huli tila nga ba ito ang sinusukli ng mga Chekwang to ng China. Sa kabila nga ng mga tila nga ba pag-uusap, ito pa rin yung natatamungan ng ating maliliit na mangingisda. Ito nga ang nais no na mabigyan tugon sa pagbabago nga ng taktika ng ating hukbo o ng ating talagang tagapagbantay dito no sa West Philippine Sea o dyan sa sarili nating teritoryo. Na ngayon nga itila nga ba nais no masolusyonan yung mga gantong hakbang o maling hakbang ng mga Chekwang to ng China dito mismo sa sarili nating teritoryo na ang kinakawawa nila syempre yung ating maliliit na mangingisda dahil sa pagkadipungal at dipunggol o sakim dito nga no sa karagatan o tila nga ba pang-aangkin o pang-aharas at lahat ng tila nga ba kamalian na ginagawa ng mga dipungal at dipunggol ng mga Chekwang to dapat na nga no na talagang mabigyan leksyon itong ganyang aksyon nila dito nga no sa sarili nating teritoryo. At yung iba pang mga patungkol ng mga pahayagat balita dyan at kayo, kayo na lang bahala magkomento sa ibaba nang nais nyong ikomento patungkol dyan. At yun muli, syempre, nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pagsubaybay at patuloy nyo pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre, nagpapasalamat tayo dito sa Boss Balita TV. Subscribe ka dyan mga kabalita. At yun mga kabalita, tumalang yung WB hanggang sa muli natin pagkikita mga kabalita.